Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo on a Wednesday morning. Yes, wow, Wednesday, malamig na ang simoy ng hangin. Natutulog kami na nakabukas na yung mga bintana. Pinagpala ni Lord na malalaki yung bintana sa kwarto namin ng kuya ni. So, nakakatuwa naman po yan. Ano, yung chilly morning. It's very, very nice. So, kamusta po kayo mga kaibigan? Ilang araw na lang, isang linggo na lang, Pasko na naman. And we know that this had been a real difficult year for most of us. But alam natin, ang Panginoon pa rin ang ating dakilang tagapagligtas, ang Panginoon pa rin ang ating angkla, doon po tayo mananangan. So kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702-DZAS. At kung kayo po ay nakikinig sa inyong transistor radio or PM radio, yan po ay dito sa Luzon, you are hearing the program from 702-DZAS. Pero kapag kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, naririnig nyo naman po ang program natin mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig or nanonood sa Facebook live streaming, yun naman po ay real time sa buong Pilipinas, halos mula Aparihang hanggang Hulo, at the same time sa iba't ibang mga karating na bansa. And that is real time according to your time frame as well. So marami pong salamat for tuning in sa program ngayong umaga and praying that you will stay with us throughout the whole day as to be encouraged, lalo na po sa buong programa ng DZAS. And syempre, salamat sa Panginoon na you are with us and experiencing and beginning to experience, sabi nga, the season of this Christmas. So hold on lang po kayo dyan. Sa loob ng 30 minutes, we pray na meron po kayong mga lessons na matututunan, dagdag kaalaman, encouragement para po sa ating paglalakbay sa buhay Kristiyano. Di ba po? Huwag pong kalimutan, ang DZAS ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Higi po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit ng mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na naglalayong kayo hatda ng isang hamon at isang gabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin yung pong topic na celebrating Christmas around the world. Kasi nga po, dahil nga po sa pandemic, tapos po yung anak ko po ngayon ay nasa Norway na. So for the past 3 years, ando na siya. Kulang-kulang ganun. So magandang, na I wanted to have a feel of what Christmas is in other parts of the world. Kaya nga po, ito yung pinag-uusapan uli natin at this particular time para mabigyan uli tayo ng hope, di ba? At makita natin how other countries celebrate this season. So ngayon naman, nasa letter C na tayo at saka letter D, di ba? Ang anip po ng pag-uusapang bansa, Congo! Ayan. So ang pagdiriwang daw po ng Kapaskuhan sa Democratic Republic of Congo ay mas leaning towards religious festivals kaysa sa commercial. Karamihan po sa kanila, walang regalo. O di ba dad? Ang ganda to, mm-hmm. Kung walang regalo. Ang Christmas Eve po ay napakahalaga sa mga churches dahil nagdiriwang sila sa pamamagitan po ng mga malakihang musical events or musical evenings. Kadalasan po may mga 5 to 6 choirs at merong mga nativity play. Ang mga play o yung mga drama o ay umaabot po ng mahabang oras. Nagsisimula ito mula sa paglikha ng mundo, ang pangyayari, what happened to sa Garden of Eden, tapos natapos po sa pagpapatay ni Haring Herodes doon sa mga batang lalaki. So ang mga kabahagi po sa play na ito ay pinapakita ang kanilang mga talento sa pag-arte at minsan po nasosobrahan pa nga, di ba?
So ang katauhan po ni Haring Herodes ay at ng mga sundalo ay kadalasang ginagawang katatawanan at ang papel ni Maria na malapit ng mga anak ay itinataon po yan sa pagsapit ng hating gabi. Saka naman darating po yung mga pastol, ang mga wise men, at yung pong pagpatay ng mga inosenteng mga bata. So the whole event happens the whole night. So halos umaabot nga daw po hanggang alauna ng umaga yung buong play. So hindi pa to natatapos. Sa ibang lugar, nagpapatuloy ang pag-aawitan hanggang sumapit ang umaga. So ang Christmas service naman nagsisimula ng 9 a.m. na puno rin naman daw po ng pag-aawitan. Tuwing araw ng Pasko, pinagsisikapan po ng mga pamilya na magkaroon ng mas masarap na pagkain sa kanilang hapag. Kung may mga kakayahan po, ito ay kadalasang manok o baboy. So ang natitirang oras sa araw ng Pasko ay tahimik dahil halos tulog na po ang lahat pagkatapos ng isang mahabang pagdiriwang ng Christmas Eve. Tapos ay balik na naman po sila sa trabaho pagdating po ng December 26. So sa pagdiriwang po ng Kapaskuhan, eh ngayon ko nauunawaan kung bakit talaga sila, bakit kailangan silang paalalahanan ng dakilang pagdating ng maliligtas, no? Sa pamamagitan po ng mga plays o mga pagtatanghal. Sa isang bansa na alam natin ang economic condition, napakahalaga po ang mensahe ng pag-asa. And the same thing with us now at this current situation that we're in. So ngayong Kapaskuhan po sa atin pong pagdiriwang, alalahanin po natin yung iba na salat sa mga rangyang maari nating nararanasan sa ngayon, kung meron man. At kung may kakayahan tayong magbahagi sa kanila, eh huwag po tayong maging sakim, di ba? Ipanalangin na ngayon kung sino naman ang nasa puso ng Diyos na nais niyang maging pagpapala tayo. Yan po ang tunay na kadahilanan ng Pasko, di ba? So ang pagbibigay ng saya at pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. So yun po yung sa Congo. Ngayon naman sa Denmark, let's go to Denmark. Sa Denmark naman po, ang mga tao ay dumadalo ng Christmas service na nagaganap ng 4 p.m. ng Christmas Eve upang mapakinggang muli ang kwento ng Kapaskuhan. So pagkatapos po ng service, sila po ay nagsasalo-salo sa kanilang Christmas meal. At ito po ay mula sa 6 p.m. hanggang 8 p.m. Ito po ay inihahain sa isang napakagandang hapag. Okay? So pagkatapos po ng pagkain, kadalasan po nagsasayawan sila palibot ng Christmas tree bago po sila nagbubukas ng kanilang mga rekado. So halos lahat po ng mga pamilya ay may tinatawag na risalamande o isang special pudding o rice na pudding na gawa po sa rice, may milk, may vanilla, may almonds at may whipped cream na kinakain po bilang dessert. So lahat po ng mga almonds ay dinudurog except po sa isa. Okay? So ang tao po na makakakuha ng nag-iisang buong almond ay may special na regalo. So sa araw naman po ng Pasko, nagsasama-sama po ang buong pamilya sa lunch o tanghalian. Sa Denmark din, ang mga bata ay naniniwala sa mga red na ang mga regalo nila ay dinala ni Jule Manden na ang ibig sabihin ay Christmas Man. Kawangis niya si Santa Claus at nakasakay din sa sleigh na hila po ng mga reindeers. Siya ay nakatira daw po siya sa Greenland at mahilig sa rice pudding, okay? At tinutulungan ang mga tinatawag na tinutulungan ng mga tinatawag na Nizer na katulad rin po ng mga elves. Natutuwa po ako tuwing nababasa ko na bahagi pa rin ng Christmas service ang sa pagdiriwang ng mga bansa sa Europa. Ang dami na po kasi mga balita na nakakalimot na po ang karamihan sa Diyos. Subalit, at least no, tuwing Pasko, nare-remind sila. So ngayon ko rin po naunawaan na ginagamit pa rin ng Diyos ang pagdiriwang ng Kapaskuhan upang paalalahanan ng marami ng patungkol sa kanyang pag-ibig at plano sa ating buhay. Nawa nga po ang Kapaskuhang ito ay maging makatotohanan sa bawat isa sa atin kung saan ay mararanasan natin ang himala ng kanyang pag-ibig na nagbabago ng ating buhay, nagbibigay po ng kagalingan sa ating may mga karamdaman, nagbibigay sa atin ng comfort sa mga nawala ng mahal sa buhay, at hopefully and praying na ito rin po yung magbabago ng ating lipunan. Yun po ang dalangin natin ngayong Kapaskuhan, ano? Of all that what we have experienced in the past year, dalangin natin yung panibagong pag-asa
At ang totoo pong pag-asa, matatagpuan lang po talaga natin yan sa Panginoon. Siya lang ang ating kaligtasan, siya ang ating buhay, siya ang katugunan, siya ang lahat-lahat sa atin. So ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Ganda yun ah. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang gabay sa mga sandaling ito at kapaskuhan ang binibigyan ng diin sa bahagi ni Beth. At yun po naman talaga ang katotohanan. Ang tunay na mensahe ng kapaskuhan ay walang iba kundi ang walang hanggang makapangyarihang Diyos ay naging akin at ako naman ay sa Kanya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung kaya't ako'y sa walang hanggang buhay na ngayon ayon sa mga salita doon sa langit, kasama niya, Amen, Hallelujah. May walang hanggang buhay ako dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, of course dahil pinanganak siya doon ng unang kapaskuhan, at hindi siya maaaring mamatay kung hindi siya muna nabuhay. At iyon ang katotohanan ng kapaskuhan. Amen. Hindi po ba? At magpapatuloy po tayo. Hallelujah sa katotohanan ngayon. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, ang Diyos ay akin. Sa iyo rin. At tayo ay pangwalang hanggang buhay kung si Kristong ipinanganak ng kapaskuhan at namatay naman sa krus ng Kalbaryo para sa pagtubos sa atin. Tayong lahat ay may buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo Jesus na kamatayan sa krus na katubusan sa lahat ng sasampalataya. Amen. Sa awit 73:26, puso't kaluluwa kong nanghihinaman, ang Diyos ay walang hanggan, ang tanging lakas kong aking kailangan. Amen po, Ama, at sa anumang laban ko sa buhay, kayo ang siyang lumalaban para sa akin. Kung kaya't kayo, o Diyos na sumasa akin, sino naman ang makatatalo sa akin? Kung kaya tagumpay nga po ang sa akin dahil sa inyo. Amen. Opo, kung kaya't bilang mga born again na mga sumasampalataya sa Diyos at kay Kristo, na Diyos na tao, ay ano ang dapat nating gawing lagi? Panghawakang lubos ang buhay na walang hanggan na galing sa Ama at sa Anak. At ano pa ang dapat? Sa unang Timoteo 6:12, anong sabi? Ipaglaban mong mabuti ang faith mo para makuha mo ang buhay na walang hanggan. Tinawag ka ng Diyos na buhay na iyan upang i-declare mo sa harap ng maraming tao ang tungkol sa faith mo kay Christ. Opo, tanging si Jesus nga po lamang at wala ng iba. Si Jesus ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa Juan 10:28, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila mamamatay. Never. Walang sino mang makaaagaw sa mga ito sa akin. Kung kaya't si Jesus ang alin? Si Jesus ang buhay at ang pagkabuhay na mag-uli. Sa Juan 11:25-26, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sinabi ni Jesus, mabubuhay ang lahat na nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan di mamamatay ang nangabubuhay at ang nanalig sa akin. Naniniwala ba ka ba rito? Yes, Lord, sagot niya. Naniniwala akong ikaw ang Son of God na inihulang darating sa mundo at naririto na nga. Hallelujah. Opo, Panginoon, I believe with all my heart, my soul, and my whole being. In the book of Acts, a question was asked,
what must I do to be saved? In fact, to make it straight, the jail guard asks this great question to Peter after a great earthquake occurred in the midst of prayer meeting inside the Roman jail. And Peter answered, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved and your whole household. Glory to the Lamb of God. Amen." Ang pananampalataya kay Jesus, ang pamamaraan bawat sa pamilya, sasampalataya kay Jesus dahil hindi pakyawan ito. Ito ay personal na relationship. Hindi basta may relihiyon, kundi may personal na faith kay Jesus Christ na Savior. Amen. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Amen. Evangelista Paul Murtis, musta na po. Amen, anak. Si Jesus Christ talaga ang tunay na puso ng Kapaskuhan. Di ba? Opo. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala na pong iba. Kaya nga, nakakatuwa nga in a sense na naranasan natin yung nawala yung lahat. Tapos, at the same time, naranasan natin yung faithfulness po ng Panginoon through all the nothingness that we have, di ba? Paano ibinalik ng Panginoon yung ating work? Paano tayo pinasurvive ni Lord? Kasi halos magto 2 years na to, di ba, Dad? So this is now the second Christmas na under COVID, no, yung may mga ganitong mga issues. Pero kitang-kita rin natin. I remember nag-meet po ang missions committee last week. We had a missions committee meeting and fellowship. In fact, hindi nga naging meeting eh. Ang nangyari lang, we started sharing anong ginawa ng Panginoon, ano yung mga learning lessons, ano yung mga blessings even with the COVID situations. And sa grupo namin, alam ko yung dalawang family naging positive yun sa COVID. Dumaan talaga sila sa ano ng COVID. Ha, no. 3 families dun sa missions. Pero makikita natin yung how the Lord brought them through, how the Lord taught them, ano yung mga even blessings in spite of the situation that we are in. Na proving talaga sa amin lahat na ang Panginoon pa rin po ang in control. Ang Panginoon pa rin ang siyang solusyon. Ang Panginoon pa rin talaga. At nakita namin sa team, sa amin, na though we miss some of the families sa team, may 2 kaming families na at the time hindi namin kasama. Pero dahil may mga previous engagements sila. Pero nakita namin yung faithfulness ng Panginoon in everything. Amen. So, bottom line, I think and I believe the Lord has brought each and every one of us to the basic truths. So yung unang-unang basic truth talaga, walang mangyayari sa buhay natin kung wala ang tagapagligtas sa ating buhay. That is the fundamental basic truth that each of us must have. Kasi kung hindi yan, ano pa yung lahat ng yan kung wala ang Panginoon sa ating buhay? Correct. So, tama-tama po na sabi nga, pinag-usapan natin ng Christmas and you would see how other countries celebrate Christmas, di ba? Nakikita natin yun. And I believe this is a good reminder for us to, again, go back to the Word of God. Check natin kung ano kamusta yung kaugnayan natin sa Panginoon. I-prioritize ang Panginoon sa buhay natin. And as we face another year, 2022, then we know na meron tayong assurance. Sabi nga, pinag-uusapan natin, ang Panginoong Jesus ang angkla ng ating buhay. Ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas sa ating buhay. So, that's what we're gonna do. Diba? At po siya pa rin ang in control sa lahat ng bagay. Ano tama po. Diba? So, purihin ang Panginoon. So, trust that. Trust the truth that God is still in control. Amen. So, pray na po tayo, Daddy. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord. You are in control. Though at times when we began with all of this, hindi po namin alam at a loss kaming lahat. Pero this also taught us to really, really, really immerse ourselves in your word. And we stood on the truth
na natutunan namin. Dito rin namin nakita, Panginoon, yung kahalagahan na we have to know your word to stand on your word. At yung kaugnayan ng personal relationship with you. Salamat po nun, Panginoon. It's good to be reminded again as we face this Christmas season that you are the reason for this season. Yes. Lord, thank you sa buhay ng aming mga kaibigan na celebrating their birthday today. Unang-una kay Ate Ami Mojica, salamat po sa kanya. Lord, thank you. Give her wisdom as she heads resources for the blind. Dalamin po namin, Panginoon. I-bless mo po yung buong staff, yung mga lahat sila, Panginoon. Dalangin po namin. Ikaw po ang patuloy na magpala, magbigay ng wisdom sa bawat isa sa kanila. Kahit po sa mga board members nila as they make decisions na mga crucial decisions, Panginoon, for the sake of the organization and how their resources for the blind will be of help to others who are in need of this. Thank you sa buhay ni Rochelle Baltar Pedro. Salamat po, pagpalain na po siya. Ganon din po kay Alfredo Culiera, kay Vicky Oira Okias, kay Joe Hernandez, kay Estelle Razon. Ganun din po kay Beth Schofield, salamat po kanyang buhay. Ganun din po kay PJ Alcara, kay Richard McLaren, at ganun din kay Fecilia. Panginoon, maaaring may mga kaibigan kami today who are listening at hindi po nabanggit na namin ang kanilang pangalan, but you know them personally. So Father, kasama na po sila sa declaration namin na Lord, pour your blessings upon them todo-todo. Sabi nga, not only today, but every day. So Father, thank you again sa mga kaibigan namin, mga families na dumadaan sa anumang pagsubok. Ikaw po ang maging healer sa aming para sa aming kagalingan. Ikaw po ang maging provider sa anumang pangangailangan. Ikaw po ang maging wisdom sa anumang desisyon na amin pong pinagdadaanan. At ikaw po ang maging comfort sa mga grief o kaya mourning na amin pinagdadaanan ngayon. Thank you, Lord, kasi ikaw ang aming angkla. Ikaw rin ang aming tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng Kapaskuhan. At salamat po sa ginawa ni Kristo nung siya ay pinanganak, pagkatapos namatay nga po sa krus para kami tubusin. Salamat po. Hindi po pakiyawan ang kaligtasan, hindi po lahatan, but personal. Kaya po ang sabi, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya Panginoon, maraming salamat. Personal na relasyon kay Kristo. At yun na po ang naranasan na ang bawat isa na nagkaroon ng karanasan ng pagiging born again. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa mga kapatiran na kasama sa nakikinig sa palatuntunan ito. Ang kapatid na Juliana, Ilang Montemayor, at ang kapatid na Maria De La Cruz, Panginoon, patuloy na po namin dinadalangin dahil tagapakinig po namin sila sa palatuntunang gabay at may kaugnayan kay Kristo na mensahe ng Kapaskuhan. Huwag po rin ninyong lalapasan ang siman, Panginoon, kahit sa mga sandaling ito na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga suliranin. Si Kristo lamang, Panginoon, ang dapat pagtiwalaan na siyang angkla ng aming pananampalataya. Panginoon, huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang para hindi tayo malampasan, no? Yun dapat talaga. No, Daddy, yun, no? Dapat kapit lang. Oo, kapit lang. So ito po si Beth Flores. Kasi choice yun, eh. Laging choice, yes, yung pagkapit sa Panginoon. Pagpili yun. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At
Taruel Mendoza po, kasama ang ating gabay barkada, Arlyn Valdez, Abiglindo, Chris Rosette, Newen, Mark Balatukan sa RTV. Ganun din po kasama ng Kuya Reggie, si JV Tabuan, Nathaniel Peralta, Benjo Moreno sa Protect, at Rafi Bardoquillo at Nels Pagador sa BXE. At syempre po, Jericho Flores dito po sa aming tahanan, at Grace Joy Ramirez sa tahanan ng mga dad. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.